saka tungkol sa pension ko. Ibigay mo sa kanya buwan-buwan na ipangako ko na yun kay Marimar. Maliwanag ba yun? May obligasyon pa rin ako sa kanya, Papa. Mag-isip ka nga, Seryo. Sigurado mag-aasawa uli si Marimar at magkakaanak siya doon. Maaalala ka pa kaya niya? Siguro bilang lalaki nagpatayo ng bahay niya sa lupaing pag-aari niya. Maliit yun para pambahid ko sa nagawa ko sa kanya. Sino yan? Ako to, Seryo. Nandyan siya? Gusto kitang makita, Seryo. Opo, Papa. Gusto ko rin siya makita. Para magpaalam. Pasok ka, Marimar. Ang ganda. Ay, Senyora Angelica, nakakainis mo. Alam mo ang problema, Perfecta? Yung pang babae, yung hampas lupa. Huwag mo sabihin nandito siya sa asyenda. Hindi lang yon, Senyora. Hindi lang yon. Ano ka ba, Perfecta? Sabihin mo na. Nandun po siya ngayon sa kwarto ni Senyor Seryo. Mag-usap ulit tayo mamaya, Seryo. Halika na dito. Maupo ka. Para makausap naman kita. Patawarin mo ko, Seryo. Patawarin mo ko. Tama na. Tama na. Ayos na. Ginawa ko yun para pigilan kang umalis. Makukulong ka niyan sa ginawa mong pagbaril sa akin. Kaya kailangan ko itong itago sa mga tao dito. Kaya hindi na rin ako nagpagamot sa isang doktor. Bakit, Seryo? Ang pinakamahalaga ay huwag mo sasabihin kahit kanino ang nangyari. Kahit na anong mangyari. Para ligtas ka, Marimar. Para hindi ka ipahamak ng mga tao dito. Kaya, hindi ka naaalis, di ba? Napilipit kasi yung binti niya. Yun lang naman ang nangyari. Yun lang ang gusto niyong sabihin sa atin. Ay, nako. Alam mo, hindi pwedeng pumasok dito sa bahay babaeng yun, pero nandun siya ngayon sa kwarto sa itaas. Gusto siya makausap ng anak ko bago siya umalis. Kaya pinagbigyan ko na lang ang anak ko. Oo, Marimar. Hindi na ako aalis kasi. Kasi may sugat ako. At hindi ako makakalakad. Kung payag ka, aalagaan kita. Wag na. Hindi ka pwede magtagal dito sa bahay. Kasi ayaw nilang nandito ka. Ang totoo, ayaw nila tayong dalawa dito. Ganun ba? Eddie, doon ka na lang sa kubo namin. Hindi naman yung ligtas para tirahan. Pero doon kami nakatira nila, Lolo at Lola. Kasi wala na sila magagawa. Kaya gusto ko kayong paggawa ng bahay. Pero kasama ka namin sa bahay na yun? Oo naman, syempre. Oo. Eh di masaya na tayo uli. Asawa na kita. At titira tayo sa isang bahay. Talaga, Seryo? Totoo. Alam ng lahat na nagpakasal tayo. Kaya iisipin nila kung bakit sa ganoon lang nakatira ang asawa ni Seryo Santibanez. Kung ganun, gusto ko na magkabahay. Kaya payag ka na ba na magtrabaho ako na mabuti para mapagawang kita ng bahay? Wala akong kikitain dito kasi wala akong trabaho. Sabi ko na,
Aalis ka pa rin. Aalis ka kaya naka-impake ka na ngayon, di ba? Kailangan kong kumita para mapagawan kita ng bahay. At saka kapag nagawa na, magsasama na uli tayo. Ipangako mo. Maniwala ka, mahal ko. Babalikan kita. Pero ngayon, kailangan natin magtiis. Aalis ako agad kapag maayos na ang lagay nitong binti ko. Tsaka, sana naman unawain mong sitwasyon ko. Kaya huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Nag-aalala ka dahil sa akin. Sobra. Eddie, gagawin ko ang gusto mo. Huwag mo kong alalahanin, seryo. Oh, talaga? Oo, mahal ko. Kung ganun, umuwi ka na. Pwede ba kitang halikan ngayon? Sige! Gagawin ko yan! Eddie, hindi mo na rin ibibigay yung lumang hinihingi sa'yo ni Seryo. Hindi niya rin naman gagamitin yon. May nakikita akong bata rito. Sigurado magkakaanak na kami pagdating niya. Hindi, parating na yung nakikita ko. Pasensya ka na, pero gusto ko sanang samahan ka papunta sa airport. Sabi ko ayoko, Papa. O, sige. Basta mag-iingat ka, iyo. Walang makukuhang tulong sa atin ang babaeng yan. At pagbalik na ni Kando, ipapakuha ko sa kanya yung bakang nasa kanila.